Yo, what's up mga kapablo? So, kakarating lang namin ng kapatid ko galing ng bayan. So, pagdating namin gabi na. At meron palang biniling pagi yung aking mama. Ulamin doon namin bukas. So, pinakita ko sa aso ko. Ayaw niya daw kasi hilaw pa. So, pinakita ko rin sa aking pusa na si Michelle. Ayaw niya rin kasi ang gusto niya daw ay lechon de meke. So, sorry Michelle, walang may lechon de meke. So, ngayon ay aming hinugasan. Aking hinugasan yung aming binili na pagi ng malinis sa tubig. So, ating bibiyakin ng ating pagi para makuha natin yung mga lamang loob nito para mas malinis at mawala yung amoy niya. So ngayon, ating nabiyak na yung ating pagi. So ating lilinisan ulit para mas malinis. So at tayo ay maggagatong lang ng uling para sa iihawin natin na pagi. So kinuha ko na yung kaperaso para ihawin na. So, bali yung pag-ihaw natin ito mga kapablo, isakto lang yung lumambot lang yung kanyang laman para bukas ay maghihimay na lang tayo. So, bali yung dalawa pala yung klase ng pagpalambot ng laman ng pagi mga kapablo. It's either pakulaan mo to sa suka o vinegar o kaya ganito ihawin. Pero sabi daw nila mas masarap daw kapag iihawin mo yung pagi para mabango daw yung laman nito pag linoto. So bali yung palang unang sinalang natin mga kapablo is luto na. So ating anguin natin to, lagay natin sa bowl at saka set aside natin yan at nagdagdag lang tayo ng uling kasi ubos na yung unang salang natin na uling. So bali yung pangalawa na natin na isasalang na pagi. So bali nakita natin yung mga pusa natin dyan. Umaaligid-aligid sila kasi meron silang naamoy na masarap daw. Pero bawal muna kayong kumain. So yun mga kapablo is ating binaliktad yung ating pagi. So yun na, ating hanguin yung pangalawang pagi na ating sinalang. So yun, bali bukas atin itong hihimayin. Yun. So kinawagan mga kapablo ay tayo ay nagkakape muna kasi kakagising lang natin, kailangan natin magkape kasi pampabuhay raw, pampabuhay para mas ganaan tayo sa pagluto ng pagi. So yun, usap-usap na kami ni Papa kasi tinanong niya ako kung kailan daw yung balik ko puntang Manila para mag MTP. So yun, bali tingin muna sa kapaligiran kasi sobrang namiss ko yung probinsya kasi matagal din akong nakauwi dito sa Burias. So yun, ating hinimay na yung ating pagi na ating iniyaw kagabi. So kailangan natin tong himayin mga kapablo ng maliit para masarap yung ating pagkain mamaya kapag naluto na natin to. So bali kwento lang mga kapablo, alam nyo ba na kapag pupunta kayo ng laot dito sa amin, yung mga mangingisda dito sa amin is hindi takot sa pating. Kasi yung sekreto nila, magdadala na daw sila ng malunggay at ng nyob. Tsak na hindi na sila yan lalapitan ng pating. Alam nyo ba kung bakit? Kasi gagawin silang kinunot. Oh, wale. So by the way, ito na pala, tapos na pala yung ating paghimay ng pagi. So yun, ay magugurot o magagayat ng sibuyas. Ayan, kikita naman natin yung sibuyas natin. At syempre, hindi kailangan makakalimutan yung ating bawang kasi kailangan natin yan pampabango ng ating niluto. So ayan, so tayo ngayon ay kukuha ng malunggay sa labas ng bahay kasi yung malunggay talaga yung kilalang sahog sa ating pagi o kinunot o ginataang pagi. So ayan, kailangan natin kumuha ng malunggay kasi ayan, isa rin yan sa masustansya na gulay na panghalo natin sa ating ginataan o kinunot kung tawagin sa Bicol. So ayan, kailangan nating dagdagan pa kasi parang konti yung ating malunggay. So siguro tama na to. So ating babalatan yung ating nyog na nakuha sa lote namin ni Lola. So meron naman kasing puno ng nyog dito sa premises o lupa ni Lola o lote. So anytime na gusto mo maggulay, meron ka makakuha ng nyog. So laki pa naman ng nyog. So ating biniak yung ating nyog para ating gayatin o sa Bicol kasi kudkud at sa Bisaya naman kagod. At merong nagsabi din ng high school na teacher ko, high school
parteng albaydaw o riaspi o sursugon ang tawag nila, kayos. Ewan, hindi ko alam kung totoo yun. So ito yun ang ating bawang sibuyas, unang piga na gata, pangalawang piga na gata, at syempre yung ating hinimay at yung hinamay din na malunggay, merong paminta at yung baybay o bitsin. So tayo ay magluluto na. So papainitin natin yung ating kawali at ilagay natin yung pangalawang piga na gata. At ipahuli natin yung pangalawa. So pakakulin natin yon. Pag kumulo na, ilagay natin yung bawang at sibuyas. Pag nalagay natin ay ating hahaluin para kumalat at kumapit yung bango ng bawang at sibuyas sa ating gata. So kapag kulong-kulo na, ilagay natin yung ating hinimay na pagi para mas yun, hindi agad matuyo yung ating gata. So halu-haluin lang natin yung ating hinimay na pagi. Pagkatapos niyan ay lalagyan natin yung mamaya ng paminta. So yan, haluan muna natin. At ang mahalo na natin ay ilalagay natin yung paminta natin. So pasensya na kung nabulol-bulol ako mga kapablo. So lalagyan natin siya ng Ajinomoto na pampasarap. Matagal na yan. So at lagyan natin ng suka na Service 1. Kasi wala tayong purong suka dito. So lagyan natin ng asin, palasa para kumapit yung alat, para masarap yung ating ginataan na pagi o kinunot. So nalagay natin yung ating hinimay na malunggay. Napakasarap yan mga kapablo, green na green. So yun, masustansya yan. So medyo natuyo na ang ating pangalawang gata, so ilalagay natin yung unang piga na gata, yung malapot na gata, para mas sumarap pa yung lasa ng ating kinunot na pagi. So ating tatakpan yung ating kinunot, tsaka after ng ilang minuto ating bubuksan at ating hahalo-haloin para mas manuot palalo yung ating nilagay na gata. At tsaka yun, napakasarap niya mga kapablo. So ito, luto na yung ating kinunot o ginataan na pagi. Ngayon ay oras na para tikman yung ating nilutong kinunot mga kapablo. So kumuha ako ng kanin at nilagyan ng syempre ng ating kinunot. So yan, napaka init mga kapablo, umuusok-usok pa yung ating yung ating kanin. So tingnan natin mga kapablo. So yun, unang tikim. Yan, yung tikim natin mga kapablo. So napakainit, unang kain, napakainit at napakasarap mga kapablo. Saktong-sakto lang yung timpla natin at salamat kasi hindi natin naalatan. Sobrang sakto lang, malinamnam. So napakasarap mga kapablo. So sa gustong magluto ng ganito rin, pakitignan nyo na lang yung procedure ng pagluto ko. So kung meron kayong hindi gusto sa procedure ng linuto ko, bahala na kayo sa kung anong style ng pagluto nyo. So yun mga kapablo, napakasarap at salamat.